Isa na magandang araw para matuto. Welcome back sa YouTube channel natin. Ako po si Architect Ed. At isa na namang interesting topic ang pag-uusapan natin ngayon. At iyon ay tungkol sa steel roofing o yung kilala natin bilang GI or galvanized iron roof. Ano ba yung mga magandang alternatives dyan sa roofing material na yan na nakasanayan na rin natin? Di, check this out. Kung hindi ka pa subscribe dito sa YouTube channel natin, i-invite kita na i-click yung subscribe at yung notification bell. Pwede mo ring i-share sa iba itong content na ito kung nagustuhan mo. Ini-invite kita na palaging manood sa mga lecture videos natin na sa ngayon ay mayroon ng mga less than 200 na mga short videos kung saan marami kang matututuhan tungkol sa architecture, construction at project management. Since early 1800s, ginagamit na dito sa atin yung mga metal roofing na kailangan natin bilang GI o yung corrugated na GI. No? Pag sinabing corrugated, yun yung parang alon ang profile niya. No? Tapos, sinusukat siya by gauge 20, gauge 24, gauge 26. Yan. At habang lumalaki yung gauge, no? Nag-i-increase yung number, ibig sabihin mas numinipis siya. Yan. Kaya kung gauge 20 ay mas makapal sa gauge 24, gauge 24 ay mas makapal sa gauge 26 and so on. So yung mga yero nung araw, sabi nila yun daw ay mas patitibay. Totoo naman yun dahil mas makakapal ang mga galvanisadong iron during that time. Pero ngayon may mga halo na kasi, no? Hinahaluan na siya ng aluminum, hinahaluan siya ng zinc, no? Para mas gumaang at mas tumagal yung lifespan niya. So yun naman ang naging development sa material na yan over the decades na lumipas. Pero syempre, ang problema sa GI, no, nagiging problema ng maraming gumagamit niyan yung corrosion, kalawang, no? Tapos yung init. Kailangan lagyan mo pa siya ng insulation, no, para hindi masyadong mainit, no, during the day. Pagka malamig naman ang panahon, malamig din naman siya. Kasi nga, magandang insulator itong ano. O magandang conductor pala, ibig sabihin. Conductor ng heat tsaka ng lamig. Yung material na bakal o iron. So pag-usapan natin, ano yung mga pwedeng alternative sa bubong na yero na kilala natin bilang GI? Well, ang unang alternative sa ordinaryong GI na corrugated na yero ay yero din. No? Natitawag nating long span roofing. Metal roofing siya na pre-painted na. No? Kung dati, bibili ka ng pira-piraso, no? Na minsan ay ang sukat ay 4x8, no? O mas mahaba pa, 4x10, o mas mahaba pa. Ngayon, ang long span roofing na pre-painted, number one ay syempre mas maganda yung profile niya, no? Mas maganda yung hugis, no? Merong rib type, merong S-style o Spanish style, no? At iba pa. Tapos mahahaba na siya, no? Kung ano yung sukat na kailangan mo, kaya niya na i-deliver sa site mo gaano man kahaba yun. Depende sa sukat ng truck, no? Na kayang magdala ng yero sa'yo, no? Yung yero din na yan ay pre-painted na, no? Ito ay pininturahan na sa planta, niluto yung pintura kaya makapit na makapit yung kulay niya. Kaya hindi siya madaling kalawangin at mabulok. Makakapili ka rin ng kapal na mula sa 0.4, 0.5, 0.6. 0.6 yung pinaka makapal, 0.6 millimeters, no? Kaya sikat na sikat ngayon itong yerong ito, no? Yung long span roofing. Dahil nga sa convenience ng pagbili, pagkakabit, at maganda rin kasi siya yung itsura niya, no? Dahil pinturado na. O, yun nga yung kagandahan ng long span roofing na metal din.
advantage niya, eh, mas ano nga, no, mas maraming variety ng profile at color. No? Pag dineliver siya sa'yo, may kulay na. Ang disadvantages, no, dahil yero pa rin yan, eventually, kakalawangin pa rin yan. No? At dahil nga gawa sa yero, gawa sa bakal, eh, ano pa rin siya, no? Mainit pa rin. Kailangan mo pa rin gamitan siya ng insulation. Yan, para hindi mag-radiate yung init, no, sa labas, tapos ma-absorb papunta sa interior. So, kailangan mo siyang gamitan pa rin ng insulator or insulation foam. Pero overall, no, sa cost, ay okay pa rin. No? Mura-mura pa rin. No? Compared sa mas mamahaling mga roofing materials kagaya ng shingles at ng iba pang mga mas magagandang klase ng roofing. Isa pa na sumisikat din ngayon na material sa roofing ay yung PVC roofing. PVC roofing sheets. No? Dahil nga plastic siya, gawa siya sa polyvinyl chloride, mas maganda siyang insulation material. Meron siyang likas na insulation sa sarili niya. So, hindi mo na kailangang lagyan ng insulation. Dahil nga siya ay PVC, hindi siya kinakalawang. At kung tungkol sa kapal, no, makakapal din siya, pwede kang makapili ng thickness na gusto mo. At dahil siya ay plastic, mas magaang siya compared sa metal. At mabibili mo rin siya sa length na kailangan mo. No? Depende rin sa haba ng truck na magdi-deliver sa site mo. No? At may kulay na rin siya. No? Maraming mapagpipili ang kulay itong PVC roofing sheet na ito. Advantages ng PVC roofing, syempre, yun nga, nabanggit na natin, ay insulated na siya. Hindi mo na kailangan lagyan ng insulation. No? Makapal din siya, no? Magaang dahil plastic, at maganda rin, no? Dahil may kulay na siya. Pero over the years, pwedeng kumupas yung kulay niya. Isa pang problema dito sa PVC, dahil nga plastic siya, no? May tendency na siya ay talagang lumutong. No? Kung hindi man siya lumutong, madali siyang masunog. Susunugin siya ng ano, no? Apoy. No? Kapag nagkasunog, lusaw siya. No? At yun nga, baka magka-idea yung mga magnanakaw na dumaan sa bubong. No? Magkadala lang sila ng blowtorch. No? Pero bibihira naman. No? Wala pa naman akong nabalitaan na gumawa nun, na gumamit ng PVC roof. No? Pero isa pa, kapag wala kang insulation doon sa PVC roofing, kapag umulan, maingay siya. Parang yung yero din, di ba? Yung yero kapag malakas ang ulan, maingay siya. Pag walang insulation. So, yun lang din ang ano niya, disadvantage niya. No? Wala na nga siyang insulation dahil hindi siya kagaya ng yero na nagkakandak ng heat. Kaya lang, yung tunog ng ulan, no? Lakas yung tunog ng ulan eh. Kapag wala kang proper na insulation. Dahil nga, hindi na kailangan ng insulation dito sa material na ito. So, sa presyo, hindi naman masyadong nagkakalayo sa metal roofing. At minsan nga, mas mahal pa yung metal roofing na makapal eh, compared dito sa PVC na average lang yung thickness. Overall, magandang material din itong PVC roofing kung naghahanap ka ng alternative sa yero. Ang isa sa masasabi kong pinakamagandang replacement sa ordinaryong yero ay yung stone-coated na steel roof or metal roof. Mabibili mo to sa mga Home Depot. No? Pag pumunta ka sa mga Home Depot, may makikita ka mga samples. Although, usually wala silang stock, orderin mo siya. So, ang itsura nito, para siyang asphalt na shingles. No? Pero, ang totoo, yero siya. Di ba yung mga bahay ng mga American, no? Yung kanilang mga roofing ay asphalt, no? Shingles. So, mukhang ganun, no? Meron pa siyang iba-ibang profile na parang Spanish tile, no? Clay tile na design. No? Meron din siyang rib type, meron din siyang parang shakes o parang asphalt shingles. No? Pero yero siya. No? So, ibig sabihin, yero na kinot ng maliliit na particles ng bato.
Kaya mukha siyang asphalt, mukha siyang shingles. Pero, yero siya na mabibili mo sa iba-ibang thickness. No? Na bukod sa thickness ng yero, meron pang thickness yung kinot na bato. Kaya mas makapal siya sa regular na yero. Hindi mo na siya kailangang pinturahan kasi may kulay na siya. Yung kulay ng bato na sinandblast sa kanya. Ito ang advantages ng stone-coated na metal roofing. Siyempre, hindi siya masyadong mahirap ikabit. Kung paano kinakabit yung yero, ganun din siya. Kasi yero din siya. So, hindi na maninibago. Hindi mo na kailangan kumuha ng special specialist para ikabit siya. Isa pa, mas matibay siya sa regular na yero dahil protected pa siya. No? Bukod dun sa kapal ng yero, meron pa siyang stone coat, bato. Kaya mas makapal siya at mas matibay. Mas kung tumatagal ang yero ng mga 30 hanggang mga 40 years, ito hindi mas mahigit pa. Kaya lang mas mahal siya dahil nga ang ganda-ganda niya tignan. So kung ang design ng bubong mo ay ipapakita mo yung yero, ipapakita mo yung itsura ng bubong, alam mo shingles. Alam mo, European yung design ng bubong mo. Yung material, akala mo totoong shakes. Akala mo totoong asphalt. No? Pero totoo, yero pa rin siya. No? Kaya, napakagandang alternative to sa yero. Pero, mahal nga. Mag-i-invest ka ng mas mahal para dito. Baka mas mahal to ng 30-40% compared sa long span. Isa pang alternative sa ordinaryong yero ay yung fiber cement roofing sheets. So, ang itsura niya, corrugated din siya, parang alon din. Pero ang material niya ay fiber cement. Dahil fiber cement siya, wala siyang asbestos na ginagamit noon, na nakakalason at masama sa katawan natin pag nalangkap natin. So, dahil fiber cement siya, hindi siya nasusunog, hindi siya nabubulok, at pwede mo siyang kulayan kahit na anong kulay ang gusto mo. Kaya lang para sa akin itong fiber cement na sheet roofing ay mas mabigat. Siyempre makapal yan eh, no? At mas mabigat siya compared sa ordinaryong yero. Mas mabigat pa siya sa shingles, no? Kasi makapal talaga yan, no? Siguro ang thickness niyan ay 316, no? O kaya 1/4. 1/4 ang kapal nun. Pero dahil gawa siya sa fiber cement, sa tingin ko, kailangan mo siyang ikot ng matinding klase ng pintura para protection, para hindi siya sumipsip ng tubig. Kasi ang fiber cement, sumisipsip ng tubig yan. Kaya lang, hindi nga siya nasusunog. Kaya para sa akin, mas kailangan ito ng maintenance compared sa ordinaryong yero. Pero alternative pa rin siya. Pwede mo rin gamitin na alternative dahil una-una, maganda rin ang insulating properties nito. Hindi siya mainit. At sa durability, sa tingin ko, hindi siya ganun katibay compared sa yero. Mas matibay pa rin yung yero. Kaya lang, kung gusto mo ng alternative, pwede mo rin pag-isipan itong fiber cement roofing sheets. Salamat sa panonood nyo. Sana natuto na naman kayo dito sa episode na ito at magkita-kita tayo uli sa susunod nating video. Iingat po tayong lahat. Ako po si Architect Ed. Bye!